Ayan na siya guys, luto na. Hi guys, gagawa nga pala ako ng manok na manginasal kunyari. Ayan. Tapos, meron akong tinanim na yung tanglad. Tingnan niyo yung tanglad ko. Ang cute. Kasi, ano, malamig pa sa labas pero ano, matangkad na siya. Tapos, nilalaro ng aming pusa sa labas, may sa garahe. So, imbis na masira siya doon, tinanggal ko na lang. Saka ilagay sa loob ng manok. O, diba? Meron naman ako dito, frozen. Anuhin ko na lang. Isabay ko na rin siya, pero mas maganda talaga pag fresh. So, ayan na. May tanglad na tayo. Sandagan ko na lang ito. Ang tagal na rin na hindi ako nakapagluto nito. So, dahil malamig sa labas, hindi muna ako mag-ihaw-ihaw sa labas. Mag-oven na naman tayo. Ewan ko kung masarap ba yung luto ng oven. Ako kasi, mas prefer ko yung sa labas guys, yung i-grill talaga sa uling kasi masarap siya, tapos yung mamantika-mantika pa talaga pag kuha mo sa ano, sa apoy. So ito na lang muna kasi malamig. Hiwa lang ako ng sibuyas. Sarap sana pag may ano, may dahon ng sibuyas, kaya lang wala ako guys. Ay, meron pala ako dun sa garden, hindi pa siya mamatay-matay kasi ano, ewan ko. Gusto niya ata sa malamig. So, meron pa ko doon. So, sabi ko ayaw kong lumabas. Pero paglabas ko, hindi naman masyado kalamigan guys. So, lumabas ako. So, ito yung aking nakuha sa aking garden. Ito na lang talaga yung nag-iisang gulay sa aking garden. Na hindi mamatay-matay kahit in-snow pa ng napakakapal. So, ilagay. Ito yung ilagay ko sa loob ng manok. So, ayan na yung aking ingredients. Sibuyas, dahon. Stop it! At ano? Sibuyas. Tapos, asin. Tapos yung pepper. Siyempre yung ating magic. Tapos ito pala. Tanglad. So ito yung ating buong manok. Lagay lang natin yung mga ingredients natin. Tapos i-ano ko lang siya guys buong gabi para bukas ko siya lulutuin. Para manuo talaga yung lasa. Sarap sana pag sa uling ito naluto ba. Kaya lang, ang lamig. So wala tayong choice. So, meron akong pantali dito, guys. Talian natin yung kanyang ito. Kasi, para hindi magsilabasan yung mga nilagay natin na ingredients. Para manuo talaga yung lasa. So, na-sealed ko na yung both sides, guys. So, lagyan na lang natin ng asin. Templahin natin yung sa labas para manuot yung lasa din. Tapos lagyan din natin ng ganito sa labas kasi lagyan natin ng tubig to sa ilalim ng chicken. Bukas habang niluluto siya para hindi siya ma-dry.
tapos ito iwain ko lang. So ayan na yung ating manok guys, ready na siya luto bukas. Marinate ko lang siya lang buong gabi para masarap talaga yung lasa niya kasi nanuot na sa loob ng kanyang mga meats. Ayan, see you tomorrow. So ayan na yung ating chicken guys. Lutuin muna natin siya ng 1.5 hours. So ayan na yung ating manok na half na yan naluto pero dinagdagan ko ng 20 minutes. Kasi gusto ko yung roast talaga. Roast na roast. Ayan. So the moment of truth, ito na guys. Ayan na ang ating chicken. Guys, nice.